So, kamusta kayong lahat? Welcome sa Good Vibes News PH. Kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Joseph, at samahan niyo akong pag-usapan ng ang iba't ibang infographics na naglalaman ng iba't ibang pangyayari o kaganapan dito sa ating bansa. So, samahan niyo ko. Tara na! Kung ngayon ka lang napadaan sa aking channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, mag-like, mag-comment, at mag-share na rin. So ano bang hinihintay nyo? Let's do it! At sa ating headline, Pangulong Duterte ay pinirmahan na ang Bayanihan Law 2 na nagkakahalaga na 165.5 billion pesos para po sa recovery ngayong panahon ng COVID-19. So maraming salamat po, President Duterte, at malaki po ang may tutulong sa ating mga kababayan. So napakalaking tulong po ng Bayanihan 2 dahil mabibigyan po ng financial aid ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga frontliners, actually ang mga teacher din at ang mga non-teaching personnel ng Department of Education ay makakatanggap din po ng one-time big-time na cash aid galing po sa national government. Maraming salamat po, President Duterte, sa inyong kabutihang loob, pati po ang Kongreso sa pag-prepare po ng batas para po sa Bayanihan 2. According po sa UNTV, ang napag-uusapan po sa gabinete ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay no lockdown plans as of today. So good news po yan para sa ating lahat, ano? Ito po, galing sa Philippine Star, ang sabi po ni President Duterte, ito po yung tungkol sa kaso ni Joseph Scott Pemberton, no? So sabi po ni President Duterte, "It is my decision to pardon. You have not treated Pemberton fairly. So, i-release ko. Pardon, eh yung pardon, walang question yan. So, kaligaya ko na lang magpakulong ng mga buang, mga GAGO. But you know, if there is a time for you are called upon to be fair, be fair." So, ito po si President Duterte. Binigay niya naman po ng pardon, ng absolute pardon si Joseph Scott Pemberton para po makalaya na po si Pemberton. So actually, noong 2014, noong nangyari po yung incident niya kay Jennifer Laude, si Pemberton pala ay 19 years old lang during that time. Samantalang si Laude naman ay 26 years old. Susunod po nating infographics, makikita po natin ang larawan ni Pangulong Benigno Aquino at ni President Duterte at yung itsura ng Manila Bay sa kanya-kanyang panahon. Ayan. So yung kay President Noynoy Aquino daw, napakadumi ng Manila Bay, aba, walang nagre-reklamo. Talaga naman. Palakpakan. Actually, pati yung Binondo Beach, kapag mapupuntahan ninyo ngayon, napakalinis na ng Binondo Beach. Ang linaw na ng tubig, tapos may mga isda na ng mga lumalangoy. So, napakaganda po ng improvement dyan sa Manila Bay. Ito naman po, yung very controversial na Manila Bay White Sand Beach. Ayan po, napakaganda na po, no? Mga dolomite sand po yan, no? Mga bato po yan na giniling na parang naging buhangin. So, ginagamit po yan sa aquarium para po ma-imitate yung pagkaputing buhangin, no? So, meron pong YouTuber, foreigner po yan, pinuntahan niya po ang Manila Bay, akala daw niya ay peki lang daw yan. Pero nung pinuntahan niya, aba, nakita niya, totoo, ang ganda nga. So, tuwan-tuwa yung mga foreigner, no, sa nakikita nila ang Manila, ay gumaganda. Ang sabi nung kasama niya na babae, natutuwa sila ng gusto kasi every week ay paganda ng paganda ang Maynila at merong improvement. Na hindi lang po mga Pilipino ang natutuwa, pati po yung mga dayuhan.
So ito po yung sabi ni Senator Laila De Lima. Actually, kontra siya sa paglagay ng white sand diyan sa may Manila Bay. So, sumagot naman ng Secretary Harry Roque. Ang sabi niya, naiintindihan ko kung bakit hindi isang ayon si Senator Laila De Lima. Dahil hindi naman siya makikinabang. Siya ay nakakulong at hindi niya makikita ang ganda ng Manila Bay. Galing po ang infographics na ito sa News 5. Sa balitang basketball naman po, panalo po ang LA Lakers kontra sa Houston Rockets. 3-1 na po ang standing, no? So isa na lang na panalo ang hinahanap ng LA Lakers at para makausad na sa Western Conference Finals. So parehas po sila ng LA Clippers na 3-1 ang standing. So kapag nagkataon, showdown po ng Los Angeles para po sa Western Conference Finals. So sa koponan ni LeBron versus koponan ni Kawhi Leonard. So umiscore po si Anthony Davis ng 29 points, 12 rebounds, 5 assists at 2 blocks. So napakagaling po ni Anthony Davis. Yan po ay ang sidekick ni LeBron James. So siya po ay lumipat sa LA Lakers. Ito naman yung kakampi ni Anthony Davis at ni LeBron James na si Rajon Rondo. So champion po itong player na ito, no, sa Boston Celtics. Mga kakampi niya si Paul Pierce at si Kevin Garnett, pati po si Ray Allen, no, siya po yung point guard niya. So ang total assist po niya during playoffs, siya po ay number 11 na. So meron na po siyang 1,007 na assist during playoff time. So si Rajon Rondo po, napakagaling po niyan pagdating ng playoffs. So pansag nga sa kanya ay playoff Rondo. So itong si Rondo at saka si Davis ay maganda po talaga ang combination niya, no? Magkakampi po yan sa magkakampi po yan sa Pelicans. Ilang dalawa. So sila po yung gumagawa dati dyan, ano? Okay, si LeBron James naman po, magkakampi po yan si LeBron James, si Rajon Rondo at saka si Anthony Davis. So ito na po yung naging achievement ni LeBron James pagdating po sa NBA playoffs. So sa total points, yan na po ang nangunguna. Sa rebounds, pang-anim. Sa total assists, pang-3. Total steals, number 1 na. Total blocks, pang-number 12. Total 3 points made, second. Field goals made, first. Total triple doubles, second. Total wins, pinakamaraming panalo, number 1. And then pangatlo sa pinakamaraming nalarong game dito po sa NBA playoffs. So, siya po si King James. So ngayon, pinag-uusapan na kung sino ang magiging MVP ng regular season. So pinagpipilian po si LeBron James at saka si Giannis Antetokounmpo. Kaso, tingin ko, mapupunta kay LeBron James. Okay, no? Para po naman medyo nakakaliw yung balita natin, no? So, meron po ako nakita sa Facebook, galing po sa Philippine Star. Ang sabi po dito, yung tatay po daw ay nagulat nang hiniram ng kanyang bunsong anak, kanyang batang anak na lalaki, yung kanyang cellphone, at pumorder po ng food online. So napakarami po ng inorder niya, no? Umabot po yung bill ng 1,000 plus yung kanyang bill. So yun po yung bata, ang taba-taba niya. Tapos po, ito po yung inorder niya, ang dami, no? So yung mga bata, mag-iingat kayo dyan. Akala niya, hindi nila naintindihan yung cellphone, pero alam na alam po nila yan. Ang susunod po nating pag-usapan ay tungkol po sa presyo ng mga stocks dito sa Philippine Stock Exchange. So ito po yung iba't ibang corporations na may mga prices po ngayong araw ng Biyernes. So closing time po ng stock market ay ito po yung kanilang presyo. So sa stock market po, may dalawang paraan po kayo para kumita. So kapag pagbili nyo ng stock ay medyo mababa yung presyo, sa mga susunod na araw ay biglang tumaas, pwede nyong ibenta, kumita na po kayo doon. Ang tawag po doon ay capital appreciation.
Yung pangalawang paraan naman po na pwede kayong kumita, ang tawag doon ay dividends or dividendo. So yung mga corporation po ay nagbibigay po yun ng dividendo, pwedeng isang beses, pwedeng dalawang beses, or pwedeng apat na beses sa loob ng isang taon. Yan. Ang stock market po, ang labanan po talaga dito ay bibili ka ng mababa, bibenta mo ng mataas. And then, pwede rin na magkaroon kayo ng dividendo naman. So, yun po ang labanan dyan. So, mag-update lang po tayo ng mga latest prices po ng iba't ibang stocks dito sa Philippine Stock Exchange. So, una, Ayaland Incorporated, ang price po niya ay 30 pesos and 40 centavos. Sa kulay green, ibig sabihin po ay tumaas po ang price ng share na ito. Next po natin ay Aboitiz Power Corporation. So, ang price po niya ngayon ay 26.70 pesos. So, tumaas din po ulit. Airit naman, ang price niya ay 25 pesos and 70 centavos. So, kulay pula, bumaba po ang price niya. And then, ang BDO Unibank, 91.10 ang kanyang price. Kulay pula, so bumaba po ang presyo niya. So, next po natin, ang DMCI Holdings, 4 pesos po. So, kapag black po yung kulay, ibig sabihin, hindi siya magbaba, hindi rin siya tumaas. Ganun pa rin, katulad kapon. Globe Telecom, so 2,080 pesos per share. So, ganun pa rin. GMA Network Incorporated, 5 pesos and 12 centavos. Ganun pa rin. So, si Jollibee Food Corporation, so 135 pesos and 60 centavos. So, huli pula. So, bumaba po ang presyo niya. The next po natin, ang Manila Electronic Company or Meralco, 270 pesos po. So, tumaas po ang share, ang price po ng share ng Meralco. Nickel Asia Corporation, 3 pesos and 07 centavos. So, bumaba po. And then, sa Universal Robina Corporation, kung price po niya ay 144.90, ang price po niya ay tumaas. Nakulay ka rin po. So, sa stock market po, ang kada araw po niyan, nag-uumpisa po yan ng 9 a.m., tapos nagtatapos ng around 1 p.m., So, doon po, no, ang presyo po niyan, taas-baba, 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 no? So, doon po, lagi naglalaro yun. Then, kapag natapos na po yung time niya, oras niya na para magsarado, yung pinaka-last price, yan po yung nagiging presyo. Dito po sa ating mga charts. Yan po yung nagde-determine kung ano po ang latest price ng stock, ng bawat stock sa Philippine Stock Exchange. So maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin ngayong araw na ito. So kita-kita tayo bukas para sa episode 4 ng ating programang Good Vibes News PH. So kami ni Jollibee dito ay chill-chill lang at maghahanda kami bukas para sa ating programa. So muli, magandang araw sa inyong lahat.